What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? In today's video, magpe-feature na naman tayo ng panibagong product. And ito, recently na-discover ko siya, guys. Isa siyang serum na ang lakas makapagpag-glass skin. Ikaw, kung gusto mo maging kutis Koreano, kung gusto mo ma-achieve yung mga Korean glass skin, try niyo yung serum na to. Itong mga products na to, guys, ay sinend sa akin ng Beauty of Joseon. And huwag natin patagalin pa. Simulan na natin, guys, yung review natin sa kanila. Pero bago natin simulan sa mga serum na talagang nagustuhan ko, binadalan din ako ng ibang products nila, guys, na nagustuhan ko din, na i-discuss ko rin sa inyo today. So simulan natin ngayon sa kanilang toner. Ito yung toner, guys. And ito kakaibang toner siya kasi first time ko maka-experience ng bubble toner. As in, bubble siya. Pag in-dispense mo siya sa iyong face or sa iyong skin, ayan, pag nakita mo siya, ayan, bubble siyang ganyan. Pero toner siya, hindi siya cleanser, guys, ha. Nagulat ako, sobrang na-amaze ako sa kanya. Although nababalitaan ko na, yung mga gato may napaparoon na rin ako gumagamit ng mga bubble toner. Pero first time ko naka-experience ng bubble toner myself. So sobrang ako na-amaze sa kanya. Ang nagustuhan ko naman sa toner na to, guys, is meron siyang cooling effect. Or yeah, meron siyang parang nakaka-refresh siya. Because meron siyang kasamang ginseng or Korean ginseng, guys. Tapos sobrang tipid lang niyang gamitin, as in 1.5 pump lang kailangan ko for my entire face and neck. Kasama pa yung batok, guys, sulit na sulit. Tapos super light lang niya sa face, as in pag in-apply mo siya sa iyong face, may mararamdaman kang moisture right after mo mag-apply. Hindi siya yung parang wala lang, parang nag-apply ka. Although mabilis siyang ma-absorb ng ating skin, pero parang almost parang essence siya ganun. Parang pina-prep na rin niya yung skin mo sa mga susunod na skincare na lalagay mo, which is really, really good. Sobrang na-appreciate ko, guys, na toner siya, pero nakakapagpa-moisturize siya ng ating skin. Okay, pero wala siya naiiwang lagkit or whatsoever. Ngayon naman, pag-usapan natin yung kanyang mga ingredients. Meron siyang kasamang sugarcane extract. Yung nagagawa naman ng sugarcane extract para sa ating face is gently na exfoliate niya yung ating skin without irritating it, or hindi niya mabibigyan na pamumula yung ating skin or irritation. So gently na exfoliate niya yung ating balat. Sa toner pa lang, ha, nakapag-exfoliate na siya kahit papaano. That's really, really good. This product also does contain tea tree leaf extract. Alam natin, guys, ang tea tree is antimicrobial sila. So okay na okay siya if you have acne prone skin, na pupuksan niya yung mga acne causing bacteria sa ating face. This product also does contain pantenol. Ang pantenol naman, guys, yung nagagawa naman niya sa ating skin, aside sa moisturizing siya, meron din siya mga antibacterial properties. And lastly, tulad na sabi ko sa inyo kanina, diba, meron siyang moisturizing effect sa ating skin. Looking at the ingredients, guys, no wonder bakit siya nakapagpo-moisturize. Meron siyang kasamang hyaluronic acid. Hyaluronic acid is a humectant. Meaning to say, nag-a-attract siya ng moisture sa ating face or sa ating skin. Tapos sinisil niya yung moisture dyan para hindi siya makawala. Para deeply ma-moisturize yung ating balat. Also, this product is cruelty-free, fragrance-free, peg-free, phenoxytanol-free, paraben-free, mineral oil-free, artificial color-free, and allergen-free. Really, really good. Another thing na sobrang favorite ni Kevin itong mask nila, yung kanilang calming mask, yung Santelia siya, ayan siya. Sobrang favorite niya itong mask na ito. Siya yung unang nag-try na to, at siya yung nag-recommend sa akin na, "Hoy, gamitin mo yung mask, sobrang ganda." So ako, tinry ko din siya, and na-addict na rin ako sa kanya. This product does contain Santelia Asiatica. Kung kilala mo si Mayor, isa yan sa mga favorite ingredient ko pagdating sa skincare. That's why I love Korean skincare, because karamihan sa kanilang mga products, meron Centella Asiatica. Ang nagagawa ng Centella Asiatica sa ating skin is nare-repair niya ito, tapos nasusutli niya yung ating balat. So kung meron kang acne or may mga pinanggalingan na acne, kung sensitive yung balat mo, nakakalm niya yon, tapos nasusut niya yung ating skin, napapagaling niya talaga. So yung healing process ng ating balat is napapabilis niya. Especially kung nag-under ka sa mga treatment or mga facial treatment, ganyan, CO2 fractional laser, this will really, really help para mas mabilis gumaling yung ating or makapag-repair yung ating skin. Tapos ito yung klase ng mask na right after mo siyang gamitin, as in talagang walang redness sa iyong face, meron siyang cooling effect, lapat na lapat siya sa face. Tapos yung kanyang kasamang serum, guys, is hindi siya malagkit, wala siyang lagkit at all right after mo mag-mask. Tulad na sinasabi ko sa inyo, ang dami ko nang na-try na facial mask before. And pagkatapos mo mag-mask, mararamdaman mo na may tackiness sa iyong face. This one, wala siyang ganun. Hindi siya nakaka-acne breakout. In fact, nakaka-kinis talaga siya. Pagising mo sa umaga, sa gabi ko sinabi ito ginagamit, eh. Ang fresh mo talaga. As in,
can I just declare is ito sa pinaka the best mask na natry ko. Ang dami ko nang natry na magagandang klaseng mask, mga mamahali na mask from Players, COSRX, I'm sorry ha. Pero this one guys, ang ganda niya talaga. By the way guys, hindi ito sponsor ng Beauty of Joseon ha, pero pinadala nila sa akin yung products na to. Sinan nila sa akin to without expecting na gagawa ko siya ng video or not. Pero nga since sa pagka-port ko sa quarantine, ang dami kong natry na skincare products. Kung nanonood ka ng mga IG stories ko, follow niyo rin ako sa Instagram at mjamesperez. Ayan, nag-upload ako guys ng mga kinatry kong products kada week. And ito isa nga itong Beauty of Joseon na nakita ko. Sabi ko, try ko nga to sige. Dahil sinabi nga ni Kuya maganda yung mask. Tinry ko yung entire na pinadala nila sa akin and nagustuhan ko talaga sila. So ngayon dumako na tayo guys sa star ng Pasko talaga. Sa pinaka favorite ko sa lahat ng pinadala nila sa akin is yung kanilang mga serum. Ay, guys. Ang ganda talaga niya. Ang ganda gawin niya sa balat. I swear. So dalawang serum yung ginagamit ko guys. Isa sa umaga and isa sa gabi. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. So unahin natin ngayon yung pang umaga na ginagamit ko. Yung kanilang green tea calming serum. The Beauty of Joseon calming serum contains 76.49% of green tea water and 2% of pantenol or vitamin B5. Mainly for skin whitening and calming and moisturizing. So ito yung itsura niya guys. Ngayon naman pag-usapan natin yung kanyang mga ingredients. So looking at the ingredients here, meron siyang kasamang green tea leaf water. So yung nagagawa ng green tea sa ating skin is na-detoxify niya yung ating skin. Hindi lang siya na, di ba alam natin yung green tea guys, pag umiinom ka ng green tea, alam natin na napag-detoxify siya ng health natin or ng system natin. Ito namang green tea guys is beneficial din siya ever since, okay? Ito yung parang isa sa mga ancient na ginagamit para sa skincare, yung mga green tea guys, because nakapag-detoxify nga siya ng ating skin, tapos meron din siyang kasamang, meron din siyang soothing properties, so kung may mga redness ka, natatanggal niya, meron din siyang antibacterial properties na okay if you have acne-prone skin. Isa pa sa mga kasama niyang active ingredients is pantenol or vitamin B5. Ang pantenol naman guys, katulad na sabi ko sa inyo kanina, aside sa moisturizing siya sa ating skin, pero di siya mga antimicrobial properties na okay if you have acne-prone skin. Also, meron din itong kasamang Centella Asiatica na soothing and calming and repairing para sa ating balat. And lastly, meron din siyang kasamang sugarcane extract na gently nakapag-exfoliate ng ating balat. I really like this serum. This is what I'm using sa morning. Bakit siya sa morning? Because calming siya dahil nga sa mga ingredients niya. And di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, sa umaga ako mas maraming redness sa face, siguro dahil nakakaskas ko yung mukha ko or sobra akong sa unan ganyan. Sa morning talaga, 'di ba? Usually karamihan naman sa atin mas swollen yung face sa morning, tapos mas diyan man nakikita yung pamumulan ng mukha mo bago ka maghilamos. So, ayun, that's why ito ginagamit ko sa umaga para pag ina-apply ko siya sa aking face, instantly natatanggal niya yung redness ng ating face and napapakalma niya yung medyo pagkamaga ng ating face or pagka-bloat ng mukha natin. I super duper love it. Tapos sobrang tipid lang gamitin guys, as in hindi mo kailangan ng isang buong dropper para sa buong face mo. Ako half lang ginagamit ko sa kanya, kasya na siya sa buong mukha ko, sa leeg kasama na, sobrang sulit as in. Tapos isa pa sa mga na-appreciate ko sa product na to is wala siyang amoy, as in wala siyang fragrance. Kasi tinignan ko sa kanya guys, fragrance free siya. So wala siyang amoy, hindi siya nakakairita sa face. Pag nilapply mo parang ala lang, ang bilis niya ma-absorb. Wala ding lagkit. Tapos lahat na mga kasama niya is natural ingredients. Also this product is cruelty free, fragrance free. Katulad na sabi ko sa inyo kanina. Artificial color free, PEG free, phenoxyethanol free, paraben free, mineral oil free, and allergen free. How good is that? So ito naman yung serum na ginagamit ko sa gabi, yung kanilang Repair Serum Ginseng plus Nail Mucin Serum. This one naman, mas matingkad yung color niya as compared to this one. Ito nga medyo mag-green kasi nga may green tea siya. Ito naman medyo mapula siya dahil nga meron siyang kasamang Korean Ginseng Extract. The Beauty of Joseon Repair Serum contains 63.36 of ginseng root extract and 3% of snail secretion filtrate, and those two ingredients work amazingly for anti-wrinkles. So ito yung ginagamit ko guys pagka sa gabi kasi nga repairing siya. Alam naman natin yung mga snail secretion guys is na nakakatulong sila makapagpa-repair ng ating skin. And di ba sa gabi nga doon most commonly pag nagpapahinga tayo din yung time ng skin natin para mag-repair ng sarili niya. So kung gagamit ka ng mga repairing serum sa gabi, mas makakatulong ma-boost yung pag-repair ng ating skin and mas ma-absorb niya na mas maganda yung mga active ingredients na kasama ng serum. Ngayon naman pag-usapan natin yung mga active ingredients niya. Yung nagagawa ng ginseng root extract sa ating face is ever since, as in nung ancient times, yung Joseon era pa guys, ginagamit na nila yung mga ginseng for anti-aging.
Kasi napag-aralan nila guys na yung mga ginseng guys is na may minimize nila yung appearance ng mga fine lines and mga age spots natin na bubura nila. Yung snail secretion naman guys, nakasama nito, alam naman natin yung snail, tulad na sabi ko sa inyo kanina, nakakatulong sila makapag-repair ng ating skin, meron silang moisturizing properties para sa ating balat. Another ingredient na nakita ko nakasama na to is niacinamide or vitamin B3 na meron naman siyang brightening effect para sa ating skin. So 2-in-1 na siya, hindi lang siya anti-aging guys, meron din siyang whitening para sa ating balat. Also, ang vitamin B3 guys, nakakatulong sila para makapagpaganda ng skin texture natin. So if you have enlarged pores, kung meron kang mga dull skin, maganda siya guys, nakakatulong yung vitamin B3 or niacinamide para sa ating skin. So ayun guys, ano, alam nyo itong mga serum nila, sobrang ganda. Bihira ako mag-rave guys, bihira ako mag-exaggerate. Hindi ako nag-exaggerate guys, sobrang ganda ng serum nila. As in, ito yung serum na walang amoy. Kasi ayoko sa lahat ng serum yung may amoy, yung may fragrance talaga. Ayoko yun. Ito yung serum na if you have acne prone and sensitive skin, guys. Ang ganda. Alam nyo, sobrang underrated ng Beauty of Joseon. Dapat kasama sila sa mga top Korean skincare brands. As in, ang gaganda ng mga quality ng kanilang products. The packaging, sobrang ganda. Sobrang ganda ng ingredients nila. Ito talaga, yung mga serum nila guys, kung gusto mo ma-achieve yung Korean glass skin talaga, yung malaputis Koreano, itry nyo to. Alam nyo, isang gamitan nyo pa lang sa kanya, walang exaggeration. Pagising nyo sa umaga, makikita mo na ang ganda ng balat mo, ang ganda ng itsura niya. Although, makikita mo pa rin yung mga, ano mo, yung mga spots mo, may redness, pero yung aura niya, yung itsura mo, guys, I swear, ang ganda niya. Hindi sila ganun kamahal, as in super affordable lang ng mga products ng Beauty of Joseon. Sobrang nakakagulat guys, ina-expect ko mga 1,000 mahigit kada isang serum nila, ganun, pero nagulat ako. So, 560 pesos lang, at eto nakakatawa kasi di ba pinadala nila sa akin to, and pinadala nila sa akin, hindi naman nila nilagay doon sa PR package kung saan siya pwede mabili dito sa Pilipinas. Tapos, nag-email din ako sa kanila pero wala silang reply guys kung saan sila pwedeng mabili. So, I did my research online and nagulat ako. Natagpuan ko siya sa Althea Korea. Available siya doon. This is not sponsored by Althea Korea. Wala silang kinalaman dito. Nag-research lang ako guys. And, ang nakakatuwa, hindi ko lang alam kung up until now naka-sale sila guys. Itong serum nila, 560 pesos na lang. Tapos, meron pang 30% off. Walang minimum amount na required, okay? So, 560 pesos less 30% pa siya, guys. As in, lalagay ko yung link sa description box. Sana nakasale pa siya. Ngayon, kung pinapalo nyo yung video na to, kasi I really want you to try this product. As in, proud ako sa kanya, guys. Talagang nare-recommend ko siya sa inyo. Well, obviously, guys, hindi sila readily available sa mga local drugstores natin. You have to order it online. So, ayun lang. Sana they can make it readily available dito. Magkaroon sana sila ng mga kiosk or boutique dito sa Pilipinas. Kasi guys, ang ganda talaga. Pag naubos ko to, I swear, bibili talaga ako ulit. Another thing na hindi ko nagustuhan guys is, although sobrang detalyado ng kanilang mga boxes na kasama, sa box niya sobrang detalyado and sobrang ang ganda ng packaging nila. Sobrang minimalist lang talaga. Mukha talaga siyang gamot para sa mukha. Hindi siya mukhang cosmetic or hindi siya mukhang makeup. Mukha talaga siyang gamot. And sobrang detalyado ng kanilang packaging. Sobrang na-appreciate ko din na meron silang English translation. And meron din mga Korean dito na nakasulat. Very, very good po yun. Pero pagdating sa mismong bote, hindi siya ganun kadetalyado. So nakalagay lang dito yung kanyang pinaka-active ingredients. Tapos yung kanilang logo. Tapos yung kanilang pangalan, Beauty of Joseon. And then yun lang. Yun sana lang they can make it detailed din, diba? Kahit maliit, para at least mababasa pa rin natin kasi hindi naman lahat sa atin nakikip yung box, diba? Sa toner naman guys, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, hindi ko alam, nawi-weirduhan lang ako dahil siguro first time ko maka-experience ka ng bubble toner, is pag in-apply mo siya sa face mo, parang may pangangate na parang alam mo yung pag nag-apply ka na mabula sa face mo, parang pag pumuputok yung bubbles, gano'n. Hindi naman siya bothering. Yun lang, parang may mararamdaman ka lang na parang may kumikibot-kibot ng konti sa yung face mo. Medyo weird lang yung feeling na yun. Pero wala naman siya after a few seconds. Nawawala din naman siya agad. So, yun lang my vanity friends. Ano, all in all, I highly, highly, highly recommend these products. Good quality, very, very good quality. Affordable. Sobrang ganda sa skin. You can really achieve Korean glass skin pag in-apply mo to sa yung face. Guys, isang applyan pa lang, ang ganda niya talaga sa itsura sa iyong mukha pagising mo, I swear. Ayun lang, maraming salamat my vanity friends, sana nakatulong sa inyo yung review ko sa mga products na to. Thank you so much, I'll see you on my next video and you guys are really, really awesome. Bye!